So paano nga ba natin ma-improve ang ating hearing skills? But before that, first and foremost, I am not a pro musician. Neither I do not take music school before. So anything that you will learn in this video is based on my experience as a musician. Kaya tara, samahan niyo ako pag-usapan ang beauty ng scaling. So short storytelling muna tayo. Before ako natuto mag-arrange ng mga finger style is nagsimula lang din ako sa beginner sa scaling. And nag-start ako sa pagkapa ng mga melody ng kanta. And I believe na ang melody ay isa na rin scaling. So ano nga ba ang scaling? So to convert it into simplicity, ang scaling ay mayroong 7 major scales. Ito yung Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, and then the higher octave of Do again. So here's the example. Magsimula tayo sa key of G. Dahil lang chords progression ng key of G ay easy to play lang. So yun ang example ng key of G scaling. Ngayon tutugtog tayo ng kanta na under din ng key of G. And kung mapapansin nyo, yung mga melody ng song na yon ay matatagpuan lang sa scaling na ginawa natin kanina. So basically, ang kantang Perfect by Ed Sheeran ay umiikot lang din sa key of G. Kaya pwede mo masipra ang buong song using the scaling of key of G. Just try to memorize the key of G scaling pattern and pwede mo nang masipra ang kahit anong kanta na under ng key of G. But not all the time is magiging easy ang scaling. May mga factors din na makakapagkomplikado ng subject na ito. Gaya ng mga minor scales, circle of fifth, and the transposing. So all these factors, pwede makapagkomplikado ng scaling. But again and again, after all, itong naituro ko ay fundamentals, basic fundamentals ng scaling. So I think this video is enough para matuto ka ng scaling. Hope you learn a lot.